Hello mga ka-YouTubero, magandang umaga sa inyo lahat, and tayo ay muling nagbabalik dito sa San Juan, Batangas. Ngayon ay araw ng Sabado, July 1, 2023. Meron tayong pupuntahan na isang hasyenda, ito yung tinatawag na Bahay Trinidad. Kaya samahan niyo ako mga ka-YouTubero. Okay mga YouTubero, so nandito na nga tayo sa Buffy Farm. So ito yung tinatawag na Bahay Trinidad dito nga sa San Juan, Batangas. So kasama natin si Ma'am G na magtutour sa atin. Hello po Ma'am G. Hello. Ayan. So Ma'am, i-tour mo nga kami, and pero bago mo kami i-tour, explain mo muna sa amin ano ba itong farm na ito, Ma'am? Para saan ito? Ito po ay bahay bakasyonan po. Tapos yung mga gusto mag-relax galing Maynila, ganyan. Tapos yung pupunta ng beach na kailangan nila ng matutuloy yung overnight. Yun. Kasi di ba malapit lang ang Laia dito? Malapit lang dito, di ba? 10 to 15 minutes yan. So at least meron silang idea. May mga resort na masyadong maraming tao. Mm-mm. Minsan may mga tao na ayaw yung masyadong crowd. Pwede sila rito? Pwede sila dito. Okay, so ilan ang rooms ang meron dito, ma'am? Dito sa Bahay Trinidad. Ito, Bahay Trinidad ang tawag dito. Halika, lapit tayo, ma'am, habang kinukwento mo sa amin. Sige po. Bali, tatlong kwarto po meron dyan. Dito sa Bahay Trinidad? Opo. Yung isa sa pinaka-masters. Oo. Tapos yung dalawa, double deck siya. Ang ganda ng pagkakagawa, kita nyo. Oo. Diba? So eto, pag marami sila, pamilya sila, pamilya ano? Lang. Oo, wala. Ayan. Silang ibang kasama na iba, no? Oo, sila-sila lang. Oh, di ba? Nakita ko lang kayo sa YouTube din eh. Oo. Okay. Ang ganda nito ah, merong paikot na balcony. Opo. Oh. Yan po yung itong dalawang kwarto, yan po yung kwartong double deck, maliit lang siya. Double pang deck. Mga kids, no? Mm-hmm. Pwede. Papasok ba tayo sa loob? Pwede po, sige ka. Papasok tayo ni Ma'am G sa room para may idea din kayo. Opo. Para makita niyo po yung yung loob. So ito muna tayo. Ito bukas po, ba to? Opo, bukas po yan. Oo. Yan. Buffy Farm. Buffy is the last name of the owner, no? Opo. Tapos yung CR po niyan, kunik-kunik po siya sa kwarto. Kunik-kunik na siya. Opo. Pwede po tayong pumasok? Pwede ba? O sige. O di ba ang cute? So mga anak niyong mga teenager, pwede sila rito. Kasi tabi-tabi na lang din. Dito lang sila Yun. Isang room na may double deck. Opo. Tapos dito po sa kabila, ganun din po siya. May double deck din? Opo, double deck. Tapos kunik din po yung CR. Oo. Opo. Nice. Pero may aircon ba dito, ma'am? Wala po. Talagang probinsya. Probinsya talaga. Opo. So electric fan lang tayo, electric ano? Electric fan, Kasi parang ang gusto po talaga nila, probinsya talaga. Talaga. Yung maranasan po talaga yung buhay probinsya. Buhay probinsya. Opo. So etong bathroom nila, siyempre, ayan, modern. Well, modern din naman yung bahay. May may halong... Sinauna po? Oo. Ito po yung pinaka main... Room. Po? Door po. Main door. Oo. I see. Po. Pasok tayo. Sige po, talak mo. Oo nga, may sala pa. Oh, meron din sa taas? Pinaka attic po. Ito yung pinaka sala. Ang lawak. Opo. Tapos ito po yung pinaka master. Ganyan. Ganda. May living area pa. Tapos ito yung pinaka master's bedroom. And then connect na lahat. Ano? Opo. On servo only. Connect po. Kapasok tayo.
Oo, ayan o. Ito, doon sa kwarto na may double deck, no? Opo, tarutong, connect no? din po siya doon. Diba? Very nice. Ano ba itong mga libro nito, ma'am? Book lang siya. Book po siya ng... Ng gumbursa. Tama ba? Ay? Ito pong bahay po kasing ito ay... Parang ang tawag dito ay... Tribute House. Oo. Oo, ganun, Tribute House. Pero itong bahay na to, dito talaga ito? Pinagawa na po nila to. Pinagawa na nila. Opo. Kaya po, Tribute House po ang tawag dito dahil po kay Doña... Trinidad Palma. Opo, na anak po ni Jose Palma. Yung sumula po ng lupang hinirang. Mm-hmm. Yung sumulat. Oh, sumulat. Oo, po, sumulat. Oo, sumulat. Opo. Ah, so anak niya si... Bali, apo po. Ah, apo niya si... Oo, naipinang... Oh, Trinidad. Si Trinidad. Okay. Apo po siya. Ito po, ito po yan. Tapos, yung may-ari ng bahay na ito... Yung may-ari po ng bahay nito, apo po siya ni Trinidad po, na ipinangalan mo po sa kanya. Mm. Mm-hmm. Kaya... Naging so may history pala ang pamilya nila. Opo. Hindi lang pala ito basta farm lang, di ba? Mm-hmm. Ito po sila kasi ano, yung nasa frame na yan. Ito po yung alam ko, si Trinidad po, tapos ito po si ano, parang lula po ni ma'am. Oo. Si ma'am kasi yung pinapo sa tuhod. Okay, so klaruhin lang natin ano, si Doña Trinidad Palma Jacinto ang apo ng Makata at sundalo na si Jose Palma na sumulat ng Pambansang Awit ng Pilipinas. Ang bahay Trinidad ay itinayo bilang karangalan kasama ang kanyang apo sa tuhod na si Trinidad Jacinto Buffy, ang may-ari at tagapag-alaga ng farm kasama ang kanyang pamilya. Heritage houses. Oo. Kasi yung materials nun siya yung ginamit dito sa bahay. Karamihan kasi gusto lang nilang relax. Relax lang, oo. Lang pero dito may restaurant din dito. Pwedeng kumain. Meron naman po sa malapit. Dito wala mismo sa farm na to. Dito po, ang mga guests po namin pag mapupunta dito. May dalang food. May dalas lang food. Okay. Nagpapaluto sila or sila ang luluto. Ganun. Saan nagluluto? Ayun po, yun sa gitnang yun. Ah, okay, kitchen yun? Oo, walit na kasi na po yun. Ah, sige ma'am. Alika, punta tayo dun ma'am. Sige po. Oh, di ba mayroon pang mini pool? Mini pool. Oh. Talagang ang mga bata ay tuwang tuwa. Oo, I'm sure. Ito, gusto nila to. Typical bahay na bato, kahoy yung taas, bato sa baba, no? Halika, mukhang maganda tong room na to, mama. Sige po, pasok po tayo. Ito po, meron po siyang hagdan sa loob, meron din po siya sa labas. Ah, oo, kung pwede, para hindi ka nabababa dito, diretso ka na doon. Pwede rin kung halimbawa may natutulog na dito, doon na sila doon oo, sa likod. Ganun. So mag-ring muna tayo. Diba? Ang cute naman nito. Wow. Yan po. May CR po sa ibaba. Tapos sa taas po, meron din po. Ganito din po sa itaas. Ang ganda. Talagang pagka-relax. Oo. Kinagamit nyo pa ba yan? Opo, yung mga niya nandun po sa kabilang bahay. Hihirap po ng Oo. Kasi tingnan muna natin yung CR pala. Sorry. May heater na rin ba to? O wala rin? O talagang wala, no? Kasi pa lang tayo? 10? 10, 30, mga ganun. O, akit tayo sa taas. Sige po. O, dahan-dahan lang tayo sa pag-akit, oh. Hindi pwede yung mga matatangkad pala rito. Opo. Kailangan mga cute lang. Kapag sobrang tangkad naman, o didit po na lang sa likod. Oo nga, oo. Tama ka. Po dito. Tapos dyan sa harap, pagka gustong upo. Parang ganda siguro dito sa gabi. Gusto ko tong stained glass na to, no?
So kapag madilim sa buong itong lugar, tapos nakabukas lang ang ilaw, ito yung nakikita natin, no? Ilaw na iba-ibang kulay. Kahit po patay yung ilaw sa loob at bukas ang sa labas, maliwanag po. O, kita, no? Nagre-reflect siya. Wow. Tingnan mo naman itong anong ilaw. So, meron pala siyang balcony, o. Oh. So, mong muni-muni ka lang dito habang or pag pinapanood mo yung mga anak mong naliligo, no? Sa gabi, masarap tumamay dito. So, kapag ako naka-check-in dito, pwede akong pumunta kahit saan dito? Kasi solo ka lang. Oo. Wala kang ibang kasama. Masarap siguro dito, no? Kapag umagang maaga. Umagang-umaga. Opo. Mga alas 5. Kasi alas 5, maanon maliwanag na, no? Yung mga bisita namin, nakimbangan yung pagsikat ng araw. So, ito yung ano, yung stairs pababa naman. O, may kabayo kayo? May tanong ako, ano lahat yung mga yan? Ayan po sa kapila na po yan. Yan po ay kamatis. Ang galing. Kita niyo yung mga haligi, oh. Mm, talagang galing sa ano, may pilalim. Lumang bahay talaga, mm-hmm. Ano. Tingnan na muna natin to CR. Sige po. So, ang linis. Ganda. Gusto ko dito. Okay, baba tayo ulit. Di ba? Ang kitid ng ano, hagdan, oh. Cute. So hindi talaga pwede ang ano dito matangkad. Sa labas na lang sila dadaan. At saka yung sobrang lusog. Oo. Ganda, oh. So dun sa mga pupunta ng La Iya para mag-beach, at least meron kayong option kung saan kayo pwede mag-stay. So malapit lang ito sa La Iya. Mga 20 minutes, 15 to 20 minutes. So, diretso naman tayo dun sa kung saan kayo pwedeng magluto. So, magdala lang kayo ng mga food na lulutuin nyo. Or opo. Pwede ring luto na, di ba? O, pwedeng luto na. Pwedeng... Pero may mga kitchenware kayo. Opo. Plato, pinggan. Kompleto naman po. Oo. Para ang mag-ano lang, pwede silang magluto, pwede silang magpaluto. Oo. Sa akin. Eto, ganun. Ano to? Ito pong kauna-unahan dati. Bathtub. Ito po yung kauna-unahang nagamit ni Mikey Bustos. Tatabo pa siya. Oo. Oh, pero dyan na talaga siya? Ah, oh, dyan na po talaga siya. May ilan kayo eh. So, ito yung kitchen kung saan sila... It's a kabilang side yan po. Kung saan kayo magluluto. Opo. At least merong space kung saan pwede magluto yung mga guests, no? Opo. Oh, may lababo o kitchenware, kaldero, lahat pwede na. Pwede nilang gamitin lahat may... kung ano. Wala pong laman. Walang laman. Opo, in-off ko po yun pag wala kami. Okay, pag walang guest. Mm-mm. Tama nga naman. Oo. Ayun lang. Diba? Yan. Dali ka, mamalabas na tayo. So maganda na merong space para dun sa mga guests. Mm-mm. Kung saan sila pwede magluto, magprepare ng kanilang food. Opo. Tapos, saan sila pwedeng kumain? Oo nga, pwede sila ritong kumain. Gazebo, ito po yung gazebo. Ito, gazebo. Pwede rin sila rito kumain, dito siyempre. Dito po sila madalas talaga. Dito siniserve yung pagkain sa kanila. Pwede rin kayo magluto. Opo. May cook kayo. Ako po. Ay, ikaw talaga. Okay. Mm-mm. Naman pala eh. Nagpapaluto po sila sa akin. Kadalasan, inaano na nila sa akin yung pagkain nila. Tapos ate. Ikaw anong gagawin. Oo, ikaw ang bahala. Tapos ikaw ang bahala. Oo. Tapos akong prepare. Oo. Sisit up po yung pagkain nila. Oo. Ito ba totoong balon? Bonfire po. Ah, bonfire. Apo. Sa gabi, naglalagay kami dyan ng kahoy. Oo, para susunugin. Oo. As yung iba naman, kapag gusto nilang parang mag-camping-camping, oo. Dito naglalagay sila dyan tent. Ng tent. Ah, talaga. Oo. Nice. Ah, dati may kabayong kahoy dito. Parang ganon, yung kalabaw. Opo, parang ganon. Ayun.
Oo. Saka, pwede ka lang magpa-picture na lang dyan, ano? Okay, so ulitin lang natin, ito yung bahay Haner. Ito, 14,000 per night. Hanggang 8 tao pwede dito sa bahay na ito. So up and down na siya. Tapos dito naman sa kabila. Ito naman ang bahay Trinidad. 14,000 per night, good for 8. Meron siyang 3 bedroom. So meron din siyang stairs pababa dito. Palabas. Pero sabi sa akin ni Ma'am Dali, yung owner ng farm na ito, kapag daw nakabook ang isa sa dalawang bahay na ito, for example, ito lang nakabook, meron nang umuko pa dyan sa bahay na yan, eto hindi na nila pinapaupahan kasi gusto ng may-ari ma-enjoy nung nakaupa, I mean yung nakastay dito na guests, ma-enjoy nila yung etong buong farm. Wala silang ibang taong kasama. Ayan. So mamimili na lang kayo kung saan nyo gusto. Kung marami kayo, eto perfect ito kasi may mga separate rooms, tapos may living room, tapos meron pang attic, ano? And eto naman, so meron siyang dalawang beds sa taas at saka sa baba, pero mag-a-add na lang ng mga mattress sa flooring. Ayan, para magkasya kayong walo dito sa bahay na ito. Ayan. Nakakatuwa naman sila. Tapos meron pa dun, oh. Mga maliliit. Kita nyo itong bahay kubo, oh. Itin natin. Pang mga chikiting. Pero siyempre pag tayo, hindi na pwede. Ah, oo nga, may mga laro-laruan sila rito. Nice. Boss, salamat sa buko, ah. Naku. Alam mo, kinuhanan pa nila tayo ng buko, oh. Okay. So mga 2 hours and a half drive lang from Manila. Ako kasi galing ako ng Parañaque, papunta rito mga 2 and a half hours. Pero umalis kasi ako ng bahay kanina ng 6:30 ng umaga. Pero araw ng Sabado ngayon, kaya hindi ganun ka-traffic. Pero syempre depende na 'yon sa araw kung kailan kayo pupunta rito at kung anong oras kayo pupunta dito. Ayan. Ma'am G, thank you. Alis na ako. Maraming salamat. On second thought, maybe you don't feel the same.